good afternoon. So, welcome back to my channel. Welcome back to Vanessa's Televlog. So, ayan, katatapos lang ng aming JK12 training. So, yun yung isa nating kailangan para matuto tayo or magkaroon tayo ng isang tag. Kasi as of now, I'm a newly qualified teacher. Ang tag ko lang is High Five and then BK12. So, I wanted to upgrade or yung rank ko ba is medyo tumaas-taas or syempre aminin na natin it's because I wanted my salary to increase ganon, but during our JK12 training sinagot ko yun eh. So what made you decide to undergo JK12 training? Sabi nung aming trainer, sabi ko, oh, ang kapal pa ng mukha ko, nag-raise ako ng hand, hello, yun sir, salary increase. Okay, so it's not about salary increase, kundi magkakaroon tayo ng certification or qualifications that we can teach young learner. We can teach, bakit parang maitim sa ngipin ko? My God, nag-undergo ako ng training. Kumain kasi ako ng ng tilapia, na inihaw. So, yun. Ano nga yun? Nag-undergo training tayo ng JK12 para magkaroon tayo ng certification or ng eligibility na mag-handle ng klase na under JK12. So, yun yung dahilan kung bakit meron tayong JK12. Aside from the salary increase and then the ranking increase is that we are eligible, we are certified, we're done the training, so talagang meron tayong certification na umattend tayo at natuto tayo sa JK12. So you guys, if you guys wanted to know how the JK12, yon. So ang ginawa namin, of course, we have to introduce ourselves to the trainer and introduce yourself na hindi yung tunay mong pangalan, Dayoy. Ang ilang sasabihin mo doon is your teacher's name. So I know if some of you are from 5-1 Talk or working in 5-1 Talk or are deciding to work in a 5-1 Talk, so yung teacher's name nyo is ibibigay na agad-agad sa inyo after your PSO. So yun, so my teacher's name is ito, baliktad lang. Wala. Vanessa Sky. So yun, hello, good afternoon, sir. My name is Vanessa. No, it's not Vanessa. Siyempre, teacher, kasi lahat kayo doon, teacher. So, hello, sir. Good afternoon. My name is Teacher Vanessa Sky of 5-1 Talk. Ganon. And then, magde-demo kayo doon. It's a pass or fail, guys. So, I have here, meron akong takedown notes. As you can see, ayan. Sorry na, pangit ang sulat ko. Di bale, maganda ako. Charot! So, yun. During the lesson, kailangan mag-take down notes kayo kasi there were these instances na magtatanong si trainer sa inyo and my points yon, guys. My points yung mga isasagot nyo, kaya pakitang gilas kayo. Syempre, kahit hindi mo alam yung sagot, race, ganyan. So, luckily, out of 17 teachers na nag-undergo ng training today is, siyempre, hindi naman papahuli ang lola niya. Top 3 ako. Hindi ko alam bakit top 3 ako. Basta, nagre-raise ako kung alam ko. Kahit na alam kong minsan hindi naman tama yung sinasagot ko. Basta nagre-raise ako, I participate in the class. So, that's the reason why naging top 3 ako. So, the others are the consolation prizes. Charot. Pero ang bait ni Sir Eman. Hello, Sir Eman, sa aming trainer. You're so nice and you're so nice. Hindi, jolly siya and then matalino siya. Lalaki siya. So, he speaks fluently, ganyan. And then, ang galing niya ka mong mag-catch up ng attention. Alam niyo ang first, pag na-try niyong mag-JK12, huwag kayong matakot. Siyempre, may pass or fail dyan. Pero, do your thing. Isipin nyo na lang na you're doing your lesson with your student, ganyan. And then, Sir Eman is so nice. I don't know kung pasa ako o hindi kasi the result will be evaluated within 15 days. Yun. Wait lang, inom lang ako. Sorry ah. Medyo tinaboy ko yung nasa ngipin ko. So,
napagod ang lola nyo makiparticipate kahit na may mali naman akong sinasabi, at least nagparticipate, points yan. At least tumatak tayo, tumatak yung pangalan natin dun sa trainer. Malay mo, eh, mabigyan tayo ng pagkakataong maging trainer. Speak na din tayo ng English, ng malalang English. Talagang meron talaga ako something. Oh. Hirap na may brace, no? Kasi, di ba yung, meron nga, hindi ko matanggal. Asan na ba yung, I have here, di ba, nagkaroon na ng patalastas. Meron akong maliit na toothbrush. So, magto-toothbrush ako sa harap niyo. Wait lang, paano ba to? Hindi ko to napansin kanina. Wala na! So, eto, syempre, tututbrushan ko mamaya. Ay, lilinisan ko. Lagyan na natin dyan. Para malinisan. And then, yun lang, guys. Do not be afraid to just raise your hands. If you're not correct, hindi ka naman ipapahiya. So, why don't you just put all your things, your capabilities, your knowledge, para mapansin ka ng trainer. Syempre, pakitang gilas ka para umangat tayo sa ating position. Kasi, as of now, I'm a newly qualified teacher pa lang. So, pang 8 days ko today, and then meron akong 5 classes na dire-diretso kaninang umaga, so napagod ako, ang aga-aga ko pang nagising, ganyan. As of now, my 8 days, nag-enjoy pa naman ako as a teacher of 512 kasi natutuwa akong tawaging teacher. Hindi kasi ako education graduate. Yes, plus point na background check ng 512. It's okay to apply in 512 even though you're not a teacher, you don't have any background in teaching, kasi they're willing to train you, ganyan. So, ano pa ba? Benefits ng 512? Nako, kasi ako came from abroad. Wow, yayamanin. Yayamanin lang sa salita. So, galing ako sa ibang bansa, nag-for good ako, in magandang, ano to, magandang maging second job or first job dito sa Pilipinas since nag-for good ako. So, yun. Binigyan ako ng fudang. Ano pa ba? Maganda kasi, alam nyo, yung pag wala kayong klase, you can have your bed just right beside you, ganyan. Pwede ka nang mahiga dyan, magpahinga. Eh, kung nasa office ka, diba, wala, doon ka lang sa upuan mo. Pero dito, while you're at home, nag-work ka, and then you can sleep. And then you can eat. Huwag ka lang kakain sa harapan ng estudyante mo dahil that's a big no-no. Eh, may instances pa naman na ang admin kasi nagpapakita doon sa AC natin, sa air class natin. Pero, yung admin na yon is parang sa regular klase or sa regular na mga school, siya yung principal. So, may principal din tayo. Kaya merong nag-check sa atin kung paano tayo magturo, ganun and ganyan. Ganun! So, nung first 6 days ko, guys, ang mostly sa students ko is panggabi. Gabi lang kasi yung ino-open kong slots ko. Eh ngayon, nag-open ako ng umaga, wala na ako sa gabi. Sa umaga na sila. Hindi pa naman ako morning person. So, yun lang guys. That's the thing that happened in our JK12. Nag-enjoy naman ako. Natuwa ako kasi top 3 ako. Pakitang gilas lang kayo. Kahit mali yung sinasagot nyo. Ay, salita lang. Kunwari may alam kayo. Ganon. And then, hindi nakakatakot kasi mababait ang mga trainer. And then, yun nga lang, we are not allowed to speak in our language, which is the Tagalog. And of course, we're not allowed to speak in Chinese, syempre. Although Chinese ang ating mga students. So, we're not allowed to do everything na outside the kasunduan in 5-1 talk. So, yun lang guys, anong susunod ko namang Underco training is, kapag pumasa na ako sa JK12, after 15 days pa yun malalaman, is ang SK12, yon SK12, and then magiging junior teacher na tayo, pak, hanggang mag-master teacher tayo. Charot, yun lang. So, yun lang, guys. Thank you for watching my vlog and my video for today about JK12 training in 5-1 talk. So, yun lang. Thank you, guys. And sa susunod kong video, siguro i-vlog ko kung magkano yung unang sinahod ko sa 5-1 talk. Abangan nyo yan! Gusto nyo yon. Bye, guys! Bye!